mga giliw namin mga kapatid, magandang araw po sa inyo, Ka Jerry. Ngayon po eh sana po nasa mabuti kayong kalagayan, kasama nyo ang mga inyong mga mahal sa buhay. Ngayon po eh pagluluto kayo ng masarap na pininyahang manok. Yan, pininyahang manok. Ang pininyahang manok po ay ang ating ingredients. Ito po, na-prepare ko na po siya. Nagayat-gayat ko na. Ito yung ating bawang, ginger o luya, tsaka nol tube, asin, at ang ating onion o sibuyas, at yung ating pineapple. Ayan, ginayat ko na po siya rin siya, ang ating pineapple. Tapos ang ating paminta. Pero bago po yan, bago natin iluto yan, kailangan po ipirituhin muna natin ng konti itong ating mga karne ng pabo. Ito po karne ng pabo na hita, at saka ito po hita, at saka yung mga pakpak. Yan. Ito po ang kwan. Kasi po manapakasarap po nitong ating pakpak at saka itong ating hita ng pabo sa ganitong uri ng sahur ng ganitong luto. Itong mga pakpak na ito, ito po na drain ko na, makuha na siya, malinis na, wala na siyang tubig, so pwede na rin natin siyang pipirituhin. Ngayon po, ang pagpipirito natin, ito siyempre, hindi nawawala ito, itong ating olive oil. Yan, less cholesterol po yan, walang cholesterol. Ngayon po, uumpisa na natin, lutuin. Ayan po, yeah. Kailangan yung mantika medyo damihan nyo para sa ganang hanggat na pinapainin po natin ng itong mantika, yan, magiging kung ito, magiging kumukulo-kulo ng konti, pwede na natin lagay itong ating mga kanin ng pabo. Ito. Para sa ganon, mawawala po yung lansa ng karne ng pabo pagka napirito siya. Mang kapatid, ayan na po, napirito na natin ng konti yung ating karne ng pabo, nasingkot siya natin. Ngayon po magigisa na tayo ng igigisa na natin siya sa ating masarap na pineapple. Tsaka yung pong yung tubig nung yung juice nung pineapple, huwag niyo pong itapon. Yun din ang pangkuha natin pang panalagay dito sa ating karneng pabo. Yan. Ngayon po umpisa na natin na maggisa. Igigisa na natin itong ating karneng pabo. Ito po ang ating panggisa. Konting mantika lang. Huwag marami ah. Marami yung mamantika. Para sa ganun, maiwasan natin yung mga, tawag to, yung masusuya ba? Masusuya ka sa mantika, masusuya ka sa buwan. Yan. Ngayon po yan, yung bawang po natin, pagka ginisin natin, huwag natin napabayaan na maging matutong siya o masunog. Para sa ganon, maiwasan natin yung pagiging makuha niya. Yan. Mga ilang kwan lang po yan. Mga tatlong kwan lang ng bawang. Tapos para hindi nga siya maglalasang
mapait ang ating dinuruto. Pagka hindi sinasunog itong ating bawang. Basta na nakita natin na medyo nag-brown ng konti, pwede natin ilagay yung ating sibuyas at nasabay silang naluluto. Yun, para mamuhi na po itong ating bawang, kailangan ilagay na natin din itong ating ano, sibuyas. Sibuyas na puti. Yan. Para po sabay sila, sabay na naluluto. Pagka po video nakuha na natin na ganito, na naluhalong ganito, kasi makukunan natin eh, naamoy na natin kung nagprito na o hindi pa, kasi nasa pwede natin yan, nasa pangamoy. Yan. Tapos pwede na rin lagyan natin itong ating luya. Yan. Ganon, medyo alu-aluin lang siya nang hindi siya maging masunog ba. Ayan. Ngayon, pagka medyo ganito na siya, na alam na natin na nagbisa na siya, pwede na natin ilagay itong ating soap ng pineapple. Lalagay na natin itong sauce ng pineapple kasi maluluto na itong ating bawang, sibuyas at saka yung ating ginger for luya. Yung luya po, pampaalis talaga ng ulan sa yon. At nagpampasarap din sa paatas ng pagkain. Ito na pong ating sauce. Pati na yung pinya. Yan. Hiniwa-hiwa ko na po itong ating pineapple chunk para medyo magkalat yung kanyang ano. Huwag na natin pong lagyan ng asukal ito dahil itong pineapple ano na yan, matamis na. Matamis na po yung pineapple natin kaya ano, huwag na tayong maglagay ng pambaghat ng asukal. Napakabango po niya, oh. Ngayon po, bayaan lang po natin ng kumulo ng konting ganito. Tapos, kumukulo ng ganyan. Ilagay na natin itong ating, ano, nerve tube. Para sabay-sabay sila. At saka, yung asin. Yung asin po, huwag marami, ah. Kunti-kunting asin lang. Yan. Kunti-kunting asin lang. Ngayon, kung medyo natatabangan kayo, doon nyo po lalagyan uli ng asin. Kasi itong nortube, maalat din po yun. Maalat na rin yun. Tsaka may asin na, tapos may nortube pa, maalat na. Na nagkakaano na yun, magkakasama na yung alat. Ngayon po, pagka ganito na, pwede nyo natin lagyan ng ano, ng paminta. Lagyan na rin po natin siya ng paminta. Ito po yung ano natin, pinried na kita ng pabo tsaka pakpa. Ngayon po, mag-a-add tayo ng antok itong ating paminta. Para po sa ganun, mapapasarap natin ang ating dinuluto sa ating ano, paminta. Mabango po itong paminta. Kumukulo na itong ating ano, itong ating ginagawang sauce ng ating
pabo, karne ng pabo, ilalagay na po natin itong ating karne, itong karne ng pabo. Para sabay na siyang kakapit, yung hanggat kumukulo, kakapit na itong lasa niya. Yan po, magandang pagka-golden brown ng ating ano, pabo, karne ng pabo. Yan yung niya, yung mga lasa ng pineapple, saka yung mga sibuyas, yan. Bayaan lang natin siya kung medyo kumukulo-kulo ng konting ganyan. Tapos haluin para sa ganun, magkakaroon ng lasa rin sa yung iba at manood dun sa loob. Yan. Babalikan lang po natin mamaya-maya yan. Ito na po mga kapatid, na luto na ang ating pininyahang pabo. Ayan po. Napakaganda niya. Kakain na po tayo ito. At tapos itong ating sariwang gulay. Ito po ay pinakigisa ko dun sa kanya. Kaya ito yung gulay natin. Masarap din to dahil bagong harvest. Wala pong ano ito. Wala pong chemical. Dahil nga nakuha natin din lang sa ating kapaligiran dito sa ating backyard. Kakain na po tayo. At na ngayon po mga kapatid, bago tayo po kakain, pasalamat mo muna po tayo sa ating Ama. Ama, maraming salamat po sa mga binibigay mong biyaya sa amin sa araw-araw. Sa aming paghahanap buhay, ito po sana ang mga biyaya mo ay lagi namin nasusumpungan. Maraming pong salamat sa pangalan po ng aming nanumbos si Kristo Jesus. Amen. Kakain na po tayo. Kain na. Ito masarap na ano, salo-salo. Golden brown to. Napakalambot po nung ano, yung karne ng pabo. Lasang lasa yung kanyang ano, sauce, yung pininyahan mo, ano, pininya. Yung pinya. Lasa po, wala siyang ano. Ito, masarap dyan, yung gulay. Kailangan marami pong gulay. Dahil itong ating gulay, ano, napaka-sustansya nito. Ito nga po, galing dyan sa, ano, sa backyard natin. Kaya nakakasigurado tayo na 100% na masustansya siya. Walang chemical. Walang bibigay na problema sa atin. Yung karne niya, ang lambot. Tapos medyo
yung medyo balat niya, medyo malutong-lutong. Kahit nga sa pagka, ano niya, pagka-preto. Meron pong tumawag sa akin. Kandang umaga, no? Eighty-six years old na siya. Sabi niya, aspeta, Boy Manjare, yung kaibigan ko rin, nakakaboy po yung ano, yung linuto ko, kaya gusto niya rin kumain. Gusto niya kumain, ito, yung kaibigan ko, pero naamoy niya itong pagkain, hindi pwede sa kanya itong ano, karne, dahil meron silang kanya-kanyang pagkain. Pwede na. Eighty-six years old na po siya. Sabi niya, kakadyari, baka naman na pwede mong akong pagluto na pininyahan kahit manok. Meron po dito sa kwan, sa amin, karne ng pabo, mga pakpak at saka hita. Kaya po inaisipan ko, ito po ang gagawin kong pinanyahang pabo. Si Leonora Salonga, taga Angeles City po sila, Angeles City. Matanda na po pero tumawag po siya sa akin, gusto lang daw niyang makita at yung kinakain ko na pininyahan pabo o pininyahan karnin ng pabo. Sabi ko, nanay, ayahan niyo po, ipagluluto ko kayo. Kaya po pagluto tayo ng ganito. Sabi niya, total, Mother's Day din ngayon. Pagluto mo ako. Tapos makikita ko yung kinakain mo, sasabay ako sa pagkain mo, mabubusog rin ako, sabi niya. Sabi ko, opo, salamat naman po. Sabi niya, Ka Jerry, kung maaari po, paki-shout out na rin po yung aking mga manugang, mga anak, yung pong mga anak ni Lola Leonora Salonga, nagpapa-shout po sa inyo, mga anak niya, mga asawa ng mga anak niya, mga manugang. Ang sabi niya, happy Mother's Day sa inyo pong lahat, yung mga manugang niya at saka anak. At sa kanyang mga apo, yan. Yung po ang bilin niya sa akin. Kaya po na
sinasayaw ko po sila, yung mga pamilya ni Yonora Salonga. At taga, ano po siya, taga Agiles City, Pampanga. Tumawag pa po sa akin yun para maasabi vlog itong gusto niyang kainin. Kaya po ito, pagluto kami kay Lola Orang, Orang Leonora Salonga. At kay shout out din po kay ano, kay Wilma. Wilma Lennon at sa kanyang may bahay na si Redem Lennon ng Kapas Tarlac. Taga Kapas Tarlac po daw sila. Happy Mother's Day po lang sa inyo, mga kapatid. At binabati ko rin po yung aking anak na nagse-celebrate ng 31 birthday niya ngayon. Eh, malayo po sila sa amin ng konti. Hindi sila pwede pumunta rito para magsalusado kami dito sa bahay. Dahil nga dito sa pinagdadaanan natin na akademya, itong quarantine, eh, hindi po tayo pwedeng magsalusalo. Kaya nagluto rin ako para sa iyo ito. Isali mo na rin dito yung birthday mo. Si ano po, si Jervin Salunga. Nagbe-birthday po siya ng 31 birthday niya. Happy birthday. At sa kanyang asawa at doon sa kanyang anak, binabati ko yung magandang araw sa kanyang asawa. Happy Mother's Day. At doon sa kanyang nanay nung aking kumare. At yung pong aking pangalawang anak, si Jerwin, eh, nandun doon po yung magkakasama sila ng kanyang binan na babae, tsaka yung asawa niya. Eh, binabati ko po kayo ng Happy Mother's Day. Yan po. Oh, kahit po tayo ulit. Total, eh, ito na. Masarap na, ano? Masarap na kanin ng pabo. Nanay Orang, ito po, masarap ang ano, sinabi yung luto nyo. Para sa inyo po ito, Lola. Para daw po gaganahan sa pagkain. Sasabay sa yung kumain sa akin. Lola, ito po. Sabay tayo sa amin. Pakpak naman. Tikman natin itong pakpak ito. Malutong po siya sa labas. Diyos ng Diyos sa loob. Ako po. Kaya nagluluto ako. Hindi lang yung dinuluto ko lang. Kinakain ko rin po. Ang aking dinuluto. Hindi yung lulutuin ko tapos papakita ko lang sa inyo.
hindi ko masasabi sa inyo, hindi ko hindi lang hindi niyo makikita kung paano. Kasi sarap ang luto niyo sa luto ko rin. Luto niyo masarap. Masarap din 'to. Kagaya ng luto niyo. Pero yung sa akin po, ginuwang ko lang siya. Tinos ko ng konti. Tinosta ko ng konti. Kaya pati yung balat, nakakain. Hindi siya nakakaumay. Hindi kagaya nung albawa, linutong mo lang siya tapos na hindi mo siya pinirito. Lalo na yung manok. Siyempre, hindi kakainin yung balat yun. Ito po, yung kahit yung balat, pwede siyang kainin dahil napirito siya. Okay, na-dami pong nakain, no? Puro ano, isang ita, isang pakpak, tsaka gulay. Muli po, nagpapasalamat ako sa inyo sa binibigay niyo time sa akin na pagsusubaybay sa ating channel. Nang hindi pa po nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe po kayo para sa ganun eh. Ma-update po kayo at huwag niyong kalimutan yung like and share, yung notification bell. Pakipindot na rin po yun para lalo pang lumaki ang ating YouTube channel, mga kapatid, para lalaki pa po tayo at nang marami pang makakapanood sa ating ginagawa ngayon, lalong-lalo na mayroon tayong pinagdadaanan na pandemya, lockdown, kung ano lang po yung nandyan sa loob ng bahay nyo, yun lang ang lutuin nyo, napakasimple. Simple lang siyang ano, simpleng lutuin. Tapos eh, dadagdagan lang yung gulay, kung hindi po kayo magaan mahilig sa karne, pero ito po eh, white meat naman eh. Tapos napirito na, yung pinagpirituhan natin, wala rin ng cholesterol. So maganda po ang ano, ang resulta. Muli po ay maraming na rin salamat po sa inyo. Hanggang sa muli natin paggawa ng video, sana makakasama rin po kayo. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Ingat po. Bye-bye. God bless po. Bye-bye. Ingat po kayo. Ingat.